Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa inyo, says the Lord, na lalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ito mismo ang pangungusap ng ating Panginoon base sa kanyang nararamdaman. At ang maganda sa Panginoon, nagpapahayag din naman kung ano yung kanyang nasa sa loob. At sinasabi niya ngayon ito sa atin. So ang unang puntos natin, may ipinagdaramdam ang Diyos. May dahilan po ba, nagtatanong siya, nasaan na yung dati mong pag-ibig? Ano na ang nangyari? Bakit all of a sudden bigla ka na ng nanlamig? At may dahilan ka ba para manlamig? Nagtatanong ang Diyos, may nagawa ba ako sa iyo? At yan ang iginaganti mo? May nasabi ba ako na nasakit, nakasakit sa damdamin mo? Sige nga, magsalita ka. At kung wala kang maisasagot sa aking tanong, ano ang dahilan mo? Sabi ng Diyos, eto mga kapatid, gusto mo bang ipaalala ko sa iyo yung una na ginawa mo para sa akin, yung dati, nalalaman ko mga ginawa mo. Hindi naman niya kinakalimutan. Ang iyong mga pagpapagal, ang iyong pagtsatsaga, alam ko rin nagtsaga ka, matsaga ka, nagtiis ng maraming hirap, halang-alang sa akin, at hindi ka nang lupaypay. E pinapaalala niya sa atin ngayon kung ano tayo before sa kanya nung una tayong makakilala sa Panginoon. Ramdam niya yun eh. Hindi ko binabaliwala yung tiniis mo, yung sinakripisyo mo. Inaalala ko yun. At dahil malinaw sa akin yung lahat ng ginawa mo, yun ang hinahanap ko ngayon dahil hindi mo na ginagawa tulad ng dati. Ganyan ka dati sa akin. Bakit ngayon hindi na? Masaya ka dati sa mga gawain na pinupuntahan mo. Masaya ka na kasama mo, mga kapatiran mo. Nakikita ko rin na sabik ka na sumasamba tuwing araw ng Linggo. Na kahit may pupuntahan ka at niyayaya ka ng mga kaibigan mo, sinasabi mo sa kanila, Linggo ngayon, araw ng pagsamba. Nung simulang basahin mo ang sulat ko sa iyo, halos ayaw mo nang huminto. At kung may magagawa ka, gusto mo nga sa isang basahan lang, ito ay matapos. At kung sa pagbibigay mo sa akin, halos wala kang panghihinayang, dahil ganun mo ako kamahal, ang tanong ko sa iyo ngayon, bakit hindi mo na ako mahal tulad ng dati? Bakit hindi ko na ngayon sa iyo ito maramdaman? Our love grow cold because of challenges and ordeals in life. Yung nararanasan mong pagdurusa, kawalan at hirap sa buhay, yan daw ba ang dahilan kaya ka nang lalamig? At kung meron kang pinagdadaanan, gusto rin pong magsabi ng Diyos sa iyo, yung bang naranasan mo, hindi ko naranasan. Yung bang nangyayari sa iyo, ay hindi nangyayari sa iyo, o masigit pa yung pinagdaanan ko, more than sa pinagdaanan mo. Pero hindi eka iyon ang ginamit kong dahilan para magbago ang pag-ibig ko sa bawat isa sa inyo. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Name it! Kaguluhan ba? Kapighatian ba? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Wala ang sabi ng Diyos. Yan yung isa sa mga pinagdaanan po ng ating Panginoon. Pero wala siyang ginamit na dahilan para husabihin sa atin, eto na kaya nagbago ang damdamin ko sa iyo. Eto ba? Isa pa sa dahilan mo? Love for the world? Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama o sa Diyos. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata,
At ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa ama, kundi sa sanlibutan. Pag tinuloy po niyo basa niyan, mapaparam ang sanlibutan, maging ang kinahuhumalingan ito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinakikita lang dito sa atin ang Panginoon ng ang mundong ito, it has nothing to offer. Wala siyang pwedeng ibigay sa iyo more than sa pwedeng ialok at ibigay ng Panginoon sa inyo. Everything here on earth will perish. Kapag may kahati na sa ating pagmamahal, sure ako na unti-unti gawin mo ito. Magkaiba po yan. Dahil pwede kong gawin, dahil kailangan, pero malayo ang loob ko. Hindi ako masaya do sa bagay na ginagawa ko. Kaya sabi po sa John, tingnan po niyo. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ngunit ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod o na hindi tinatamasa ng iba. Baka ho higit yung pagmamahal na ibubuhos mo sa kanya more than sa pagmamahal na nakikita mo doon sa iba na kulang sa lahat ng bagay. Pero ito po ang gusto kong iparamdam sa inyo. Kung nakahihigit kayo more than them, dapat mas higit kayong magmahal sa Diyos kaysa sa kanila, sapagkat mas pinaburang kayo ng Diyos para sa kanila. Minsan kung sino yung wala, siyang labis na nagmamahal sa Diyos. At yung meron, hindi maisip ang Diyos. Bakit? Sapagkat dun sa bagay na meron siya, hindi niya kailangan ng Diyos para i-provide ito sa kanya, sapagkat tingin niya na sa akin ang lahat ng bagay. Ngayon kung sakali man na isa tayo sa nasa ganito ng kalagayan, paano po natin mapapanumbalik yung pag-ibig po natin sa Diyos? Pwede pa ba? Paano? Ito po ang gawin natin. At ipapaalala naman po sa atin ng Diyos. And ito po yung pangalaw nating puntos. May ipinapaalala ang Diyos. Alalahanin mo. Ito po yung solusyon. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. At kapag hindi ka nagsisi, paparian ako at aalisin ko sa kinalalagyan mo ang iyong ilawan. Binibigyan tayo ng solusyon ng Panginoon kung paano po natin maibabalik yung pag-ibig natin sa Kanya kung ito man ay nawala na. Hindi ko po sinasabing kayo ito. Just in case na nandito na po tayo sa ganitong sitwasyon at kayo naman po ang makasasagot nito. Ito po ang sinasabi sa atin, alalahanin mo lang yung dati mong kalagayan. Tingnan mo kung nasaan ka noon at nasaan ka ngayon. At kung may pagkakamali ka, pagsisihan mo. At gawin mong muli yung ginawa mo nung una. At kapag ka ito ay nangyari, yun na po, muli nang maibabalik kung ano man po yung nawala po sa atin. Tingnan nga natin. 1. Remember. 2. Repent. 3. Reignite. Alalahanin mo dati kalagayan mo, pagsisihan mo talikdan ang iyong masasamang gawa, gawin mong muli ang mga ginawa mo ng una. That's the key. Para po tayong ma-restore muli, back to Him, kung ano man po yung nawala sa atin. Okay? Kunin natin, how to reignite our love for God. Lagi kang sumama sa Kanya. Mabuhay ka araw-araw para sa Kanya. Sabi po sa Galacia, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yung araw-araw ng buhay mo, alam mo na nabubuhay ka para kay Kristo nang dahil kay Kristo. Yun yung purpose ng buhay mo. At sinabi naman ng Panginoon kapag sabi niya, kapag mananahan ako sa iyo at mananahan ka sa akin. Obey Him at all time. John 14, 15, 23, if you love me, keep my commands.
Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my Father will love them, and we will come to them and make our home with them." Obeying Him at all times. Mas lalo kang mapapalapit sa Kanya kapag ka meron siyang sinasabi sa iyo at inuutos sa iyo na lagi mo siyang sinusunod. Hindi pwedeng hindi ma-restore kung anuman po yung nawala sa inyo. Yung pong relationship ninyo, yung damdamin po ninyo, unti-unti po itong maibabalik sapagkat lagi mo siyang kasama. Lagi mo siyang sinusunod. Valuing Him above all. Since I have you, what else could I want on earth? Kasi kung nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang lahat ng bagay, sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya nga sinasabi, huwag nating ipagpapalit ang Panginoon sa mga bagay. Sapagkat yung bagay, mga kapatid, ay pwedeng mawala sa iyo. Pero hanggang ang Diyos ay nasa iyo, kung ano man yung nawalang bagay sa iyo, pwedeng ibalik ng Diyos. Tama po ba? Pero kung ang Diyos ay mawala sa iyo, yung mga bagay din ay mawawala rin sa iyo. Pero wala na pong pwedeng magbalik kasi yung magbabalik ay wala rin sa iyo. Kaya nga, more than ever, kailangan po mas higit na pinapahalagahan po natin ang Panginoon more than sa mga bagay na ito sapagkat siya nga ang pwedeng magbigay sa atin ng lahat ng kailangan po.